May naging boyfriend din ako nurse dati. Oo? Oo. Saan? Anong saan? Hindi, saan hospital? Sa ano siya? Public eh. PGETS. PGETS? PGETS. Paano kayo nagkakilala? Yung nanay ko kasi, hindi niya masabi yung H. Okay, kahit anong tagal niya sa... Kasi Ilocano eh. Uh-oh. Kahit ang tagal niya sa Amerika, Ilocano pa rin ang salita. Kaya yung H niya, ETS. ETS. Sa PGETS. Paano kayo nagkakilala nung boyfriend mong... Ay, ex mong nurse? Na-confine ako. Tapos? In-injection na niya. Saan in-injectionan? Sa puwet. Bakit? Nakagat ako ng aso, yung anti-rabies. Ah, dito. Sa puwet ako in-injectionan. Sabi niya, injectionan lang po kita. Oh. Sige, okay lang. Saan ba? Sa puwet. Sa puwet? O bakit naging kayo? Dahil lang doon, in-injection ako sa puwet, kayo na? Kasi talagang hindi niya sinaktan yung puwet ko. So, ito kanina kinamayan ka, nasaktan ka. Kasi may mga nurses talagang mabigat ang kamay. Yung sakit. Yung sa kanya talaga. Sabi niya, dinahandahan niya yung injection sa puwet ko. Kaya, ang sarap. May ginhawa akong naramdaman. Siyempre, alam mo sa husay ng mga nurses, di ba meron silang tinatawag na TLC, yung Tender Loving Care? Pag naramdaman mo yun, hindi mo mararamdaman na mabigat yung karamdaman mo, mawawala sa isip mo yun na may nararamdaman. Giginhawa ka because of their Tender Loving Care. So yung pag-injection niya sa'yo yung ganun, tumingin ka sa kanya tapos na-fall ka na? Huh? Hindi naman agad-agad. Kasi di ba usually pag in-inject ka na, ganyan. Yung sa'yo, nung in-injection parang ka, huminto ang mundo, parang may tumugtog na ano, na love song. Oh. Pag yun, slow mo. Tapos ang nasabi ko lang, walang aw, sapaw. May araw mo yun. Tapos natakot siya. Tapos nabigla ako nung sabi ko, Tapos sabi niya, masyiket? Sabi ko, hindi. Ay ano, masyiket. Ganon. Ginagawa mo rin ba yun? Nag-injection ka sa puwet? Dati po. Oh. Dati? College. Pero... Nakailang puwet ka na? Dalawa. Na-injectionan. Yes. Ano yung nakagat din ng aso? Ay, hindi po. Ano, nung nagpa-practice po kami mag-injection, lahat po kasi ng sino sex... magkakaklase? Alika, injection na tayo, but practice-an tayo. O, Bex? O, ako naman. Gantihan. Gantihan. Mami, may tanong lang ako. Ano? Papa-injection ka sa puwet? Hindi. Bakit pag nag-i-inject ka sa puwet, ba't kailangan hampas mo na tatlo? Para mamanhin. Oo, para hindi masakit yung pagpasok na injection. Ay, ako hindi ako nagpahampas. Kasi dati na-experience ko yun, paghampas sa puwet ko, napatakbo ko Wag na wag niyong hinahampas ang puwet ng kabayo, kumakaripas. Okay, baka masipa mo siya. Paghampas sa akin, nawala ako. Sabi, hindi pa bayad yan! Sabi gano'n nung doktor. Nag-1-2-3 ka pala. Oo, napatakbo ko. Diba? Pero alam mo, napakalaking bagay ng mga, ang uhusay ng mga Pilipinong nurses, kaya naman very, sobrang, ano po? Si nanay, may sinasabi si nanay, punta mo si nanay! Yes, nanay! Si nanay eh. Hindi nyo iniistima si nanay o nagwawala na doon? Ano ang sinasabi ni nanay? Ano sinasabi nyo, nay? Masakit ang tiyan ko sa kakatawa sa kanya. Masakit ang... Huwag ko mo lang ang advice, baka... Pasensya ka na, nanay. Sa kabilang studio po, may taping ng MMK. Gusto mo doon ka, hindi sasakit ang tiyan mo doon. Namimili kayo ng pasahero. Kami ba namili ng driver? Meron ba kaming pinara pag nakita? Ay, ang pangit. Palit ka, magpapalit. Huwag naman ganun! Hindi kami namimili. Hindi sila, huwag mo naman. Ayaw kami namimili ng pasero kasi hindi kami nilamili ng driver. Hindi nga kami namimili kung alete ito gasolina kay. Sina! Siyado kayong makapamili. Kala nyo, ang pabaho naman ng upuan. Ay, huwag mo na kanina! Ay, mga ganyang driver, nagigigil ako talaga. Kahit nakul. Siyempre, may salpapay nga sila dun eh. Tapos hindi ko na maintindihan ganyan, di ba? Tinaasan yung bayad sa Grab. Para daw, di ba, yung mga taxi, mas i-ano natin, parahin natin tayo, ang taxi kasi mas mababa. Tapos nabalitaan ko, tinaas nyo din naman yung taxi. Paano kaming mga sumasakay? Yung gamot na lang, please, yung gamot. Yung laasan nyo yung Grab, yung Uber, yung taxi, yung sweldo namin, hindi na. Brad, tabingin na. Yung ibang mga babae, kaya umiiyak dahil nasasaktan, dahil alam nyo namang ayaw sa inyo, pinagpipilitan nyo pa yung sarili nyo. Aray. Hindi na kasalanan ng lalaki yun. Kasalanan na rin ng babae yun. Diba? At yung mga babae rin naman, minsan talaga gumagawa ng dahilan para magalit eh. Diba?
Ang dami niyong dinediman sa mga lalaki. Kailangan i-report kung saan nagpunta, kung saan kailangan i-report kung saan umuwi, kung anong oras umuwi, kung sinong kasama. Pag nagpaalam, hindi papayagan. Pag hindi nagpaalam, magagalit. Ano bang gusto niyo? Nung nagpaalam, hindi niyo pinayagan. Pero hindi nagpaalam, nagalit kayo. Tumakas, diba? Nagalit kayo. No? Nakakaloka kayo. Gandaan niyo, hindi porkit ginawa kayo ng mga lalaki, eh obligado na silang sundin lahat ng gusto niyo. Dahil tandaan nyo, jowa nyo sila, hindi nyo sila pag-aari, at hindi sila disuse. Hindi kailangan lahat mag-report sa inyo. Bakit? Empleyado nyo ba sila? Kung gusto nyo, lahat ng ginagawa ng boyfriend nyo, nire-report sa inyo, matuto kayo magpasweldo. Pagpasensyaan nyo siya kasi yan siya mismo eh. Baka tao niya yan eh. Pagkailangan nagre-report, lahat ng ginagawa, kailangan sasabihin, nakadokumento, FBI ba kayo? Sandali, tama na kasi. Ito ang tandaan nyo. If you love a person, just love him, but don't own him. Mayroon tayong taong pinipili para saktan tayo, di ba Sir Ray? Mm. Pero meron din naman tayong taong pinipili na gusto nating saktan. Alam mo kung sino yun? Sino ba yan? Huwag na! Sino din ako eh. Ikaw mo yung gamot mo. Yung iba kasi, kakapal lang mukha. Yung biglang nawala nang hindi nagpaalam. Ano ba sabi? Nawala na lang kayo, kinansel nyo kami na walang paalam, walang dahilan. Ano akala nyo sa sarili nyo, Grab driver? Ganyan yung Grab eh. Pag ikaw, pasahero, nag-cancel ka, ipapaliwanag mo pa kung bakit ka nag-cancel. Pero pag yung driver ang nag-cancel, di naman namin alam kung bakit kayo nag-cancel. Ba't ganito itong relationship na to? One way lang. May ayaw ng lalaki nang binabago sila. Kunyari, yung lalaki, mahilig mag-basketball. Tapos yung naging shota ka, ayaw mo ng pag-basketball yung kasama ng mga barkada nila. Nagagalit yan. Ayaw nila. Ganon din naman sa babae. Oh, ba't ka magjojowa kasi? Di ba? May mga lalaki din naman na binabago yung mga girlfriend nila. Hmm. Yung girlfriend, nakilala sa disco, sa club. Sasasayaw. Ang suot, gapanti, gabra. Sabi nung lalaki, wow, ganda ng suot, gapanti, gabra. Kunin natin number. Kinuhay number. Ligawan natin, sexy. Niligawan. Shoshotain ko yan, sexy. Shinota. Tapos nung girlfriend niya na, gusto niya na ang damit mahaba. Ayaw na ng pa-sexy. Totoo. Binabago mo yung babae. Dapat so ayaw mo pala nang nagdadamit ng maigse. Ayaw mo ng babaeng nagdadamit ng sexy. Eh din sana naghanap ka ng babaeng yung damit mahaba. Sana ang sinota mo, white lady. Huwag mong binabago. Tama yun. Nakakapanggigil. Always remember, di ba? If you love the person, just love him. Mm-mm. Do not change him. Just give him the reason to change and let him change himself. Kasi may mga sales lady rin na nakaka-offend. Bakit kunyari, naman? Magbibili ka ng damit. Si ma'am, ay, kunyari, ay, ang ganda. Miss, may size pa po kayo nito? Para sa'yo po? Hindi, para sa'yo. Ibibili kita. Oo nga, bakit ganun? Diba? Tsaka pagpapasok din sa salon, ganun, tatanong nila, ma'am, magpapagupit po? Oh, ginan niya, kaya nagbunga nga ako eh. Ano sinabi mo? Pagpasok ko ng parlor, ma'am, papagupit? Hindi, papahaba, alika, dikitan mo. Kahit saan may makakasalubong ka, kahit sa gasolinahan, dadaan ka ng gasolinahan, pagbaba mo ng bintana, sir, papagas po? Hindi, yosi-yosi lang, para sabog tayong lahat. Oo nga. Buisit, anong gagawin ko sa gasolinahan? Oh. Diba, papasok ka ng restaurant, ma'am, kakain po kayo. Hindi, maglanakaw, nasa nakahira. Pasok ako ng restaurant, tatanong mo, kakain po kayo. Hindi, magsasaing, baka pagod ka na eh. Lilinisin ko yung plato! Bakit ayaw na ayaw niyong maniwala sa mga boyfriend niyo pag sinasabi nilang tulog sila? Diba? Yung magte-text kayo habang natutulog yung lalaki, tapos pag hindi nakapag-reply, galit kayo? Eh, paano lang magre-reply kung totoong natutulog? Yung magte-text kayo ng, nasan ka? Oh. Eh, yung lalaki, siyempre tulog. Hindi makaka-reply. Oh. Yung lalaki, yung babae, manggagalaitin. Ako, hindi nagre-reply. Paano? Nasan ka nga? Eh, yung lalaki, tulog na. Hindi na naman magre-reply. Lalong sasabog yung init ng ulo ng babae. Oh. Magte-text kayo lang kung ano-ano. Habang natutulog, sasabihin, isang text lang, hindi ka makatext. Malaki bang mawawala siya pag nag-text ka? Malaking bagay ba yung hinihiling ko? Text lang naman. Hindi naman ako magagalit kung sino kasama mo. Nasaan ka ba? Kasama na naman mga barkada mo. Kasama na naman mga kaibigan mo. Sige, may kasama ka babae, kaya hindi ka nagtetekso. Tanda mo,
to. Huwag mo akong kakausapin, ha. Isang tingin lang, hindi ka makapag-reply. Buisit ka. Paano ba yung reply? Eh, tulog nga! Ang mga babae ang hilig yung makipag-away sa tula. Okay na! Digigil ako, eh. Diba? Aawayin nyo pag yung barkada nyo nagpupuyat dahil kasama barkada. Oh. Pero aawayin nyo rin naman pag yung jowa nyo natulog ng maaga. Tama. Gusto nyo naman pala, gyera lang gyera, ba't di mo na lang sinota yung presidente ng North Korea? Ayaw nyo maniwala pag sinabing natutulog. Eh, paano ko natutulog nga? Ang hilig nyo makipag-away sa tulog, paano sasagot yun? Eh, tulog nga. Nakakabuisit. Kung mahal mo yung tao, tandaan nyo to, kung mahal mo yung tao, ano? Mahalin mo lang ng mahalin, huwag mong buisitin ng buisitin. Tama! Ang hirap sa inyo, pag nandiyadyaan, di ba? Ano? Teka, ito nga! Ano? Pag nandiyadyaan, talak ka ng talak. Oh. Pag nawala naman, iyak ka ng iyak. Tama! Yung ibang mga girlfriend, tinuturing nyo yung mga boyfriend nyo, nakala nyo suspect sa krimi na hinihinga nyo ng ebidensya. Bakit? Paano? Magte-text yan. San ka? Sasabihin, nandito lang sa boarding house. Huh? Talaga? Picturean mo nga yung ventilator. Hihinga nyo ng ebidensya! So yung boyfriend mo mukhang tira, mukhang timang naman, pipicturean yung ventilador. Ano ro, may nagtuturo doon, no? Sesend! Pag sinasabihin, ay, hindi naman yun ang ventilador sa inyo, eh. Sasabihin, picturean mo nga yung unan mo. Sasabihin, ay, wala na akong load. Hindi na ako makakapag, ano, send ng picture. Oh. Sasabihin, ah, wala kang load. Tatawag ako. Nasaan ka? Nasa boarding house. Ha, talaga? Sige nga, katukin mo yung dingding, parinig. Diba? Yung lalaki mo kantanga naman. O, eto, oh. Narinig mo? Bakit kailangan nyo lagi ng ebidensya? Diba? Gusto nyo pala lagi ng ebidensya? Saan ang ginawa nyo? Si Gas Abel Gas? Huwag nyong tinuturing yung mga lalaki na parang suspect. Dahil pag yan kinitik, maghahanap yan ng ibang prospect. At pag yan nangyari, nako, tinamaan ka ng lintik, mawawala ka ng boyfriend sa isang pitik. May mga babae rin namang hindi talaga makaunawa. Oo, yan ka diba? Naman eh. Pero sana nauunawaan nyo kung bakit kayo naghihiwalay. Diba? Ay nako, unang-una. Nagigigil ako sa mga ito. Si Nicole eh. Kasi diba, lagi na lang. Pag nagkahiwalay, at yung babae umiyak, laging lalaki na lang ang masama sa paningin ng mundo. Laging ang lalaki, ang lalaki, ang imahe niya, heartbreaker siya lagi, di ba? Pero sana nauunawaan niyo, may dahilan din ang mga lalaki kung ba't nagsasawa at bumibitaw. Una, sana alam niyo, ayaw na ayaw ng mga lalaki ng jowang praning. Ang daming ganyan. Yung jowang praning, yung lahat konting kibot gawin ng boyfriend nyo, kala nyo may ginagawang masama. Sige. Lahat talang pinagdududahan nyo. Pumapalakpak si Joe. Pumapalakpak si Joe. Ang daming ganyan. Maraming ganyan. Hindi lahat, pero maraming ganyan. Yung girlfriend na praning, humawak lang ng cellphone nyo lalaki. Sino tinatext mo? Sino kausap mo? Tumaligo doon yung lalaki. Ay, may hinahanap ka. Sino tinitignan mo? Diba? Lumunok lang yung lalaki. Ay, naku naman. Lahat na lang, diba? Praning pala kayo, kung ganyan lang ganyan, sana yung lalaki, sumota na lang ng addict. Para pag tinanong ng mga kaibigan niya, bakit praning yung jowa mo? Eh, kasi addict siya. Kaysa praning kayo nang hindi nila alam ang dahilan, di ba? Bakit siya praning? Addict ba siya? Hindi. Ba't di kayo dapat ipapraning? Ayaw ng lalaki ng praning. Pangalawa, ayaw ng mga lalaki na pinagbabawalan nyo silang sumasama sa barkada nila. Lagi kayong ganyan. Ang daming mga ganyan babae na, ayoko sumasama ko sa barkada. Bakit kayo sumasama sa mga barkada nyo? Saan nyo gustong sumama ang mga jowa nyo? Sa mga kaaway nila? Eh, dinasaksak yun pag uwi. Ang hilig-hilig ninyo na mambasag ng trip at mang-away ng boyfriend nyo sa mga pagkakataong may okasyon. Ha? Yung kunyari, nasa party, nasa birthday. Huh? Diba? O kaya nasa club, nagiinuman, masaya. Ang hilig-hilig niyong makipag-away dun sa mga pagkakataon na dapat masaya lang kayong dalawa. Paano? Diba? Katulad niyong manunood lang sana kayo ng sine, dapat masaya lang kayo. Tapos bigla kayong mga away. Tapos kunyari nasa party, ang saya-saya. Tapos bigla kayong sisimangot na lang. Hindi niyo siya papansinin. Tapos hindi alam nung lalaki kung anong inaarte mo.
Tapos pag tinanong ka, bakit ka nakasimangot? Bakit ka tahimik? Sasabihin ng babae, wala, okay lang ako. Pero nakasimangot ka, hanggang yung lalaki mabad trip na lang din, tapos umuwi na lang kayo dahil pareho na kayong walang gana. Hindi yan totoo. Hindi kami maggaganon at pagsasabi ng, hindi, okay lang. Kung wala talaga kayong ginawa. Kasi nga, kung may bagay na pwedeng palampasin, party eh. Masaya lang tayo dapat. Hindi mo pwedeng tapusin yung party tapos pag-usapan natin pa uwi. At saka hindi ko makawari sa mga lalaki. Talaga pumapasok, ballpen lang ang dala. Eh may exam kayo. Total, wala kang dalang papel. Eh di yung papel, yung sulatan mo, yung kamay mo, tapos yun ang ipasa mo sa teacher. Diba? Meron din naman ang nakakabwisit pa. Naku, naman yan. Yung magagaling manghiram ng ballpen din. Diba? Ang galing manghiram ng ballpen, di marunong magbalik! Yung iba naman, nagbabalik nga lang ballpen, hiniram, wala naman takip! Diba? Tapos pag binalik, pabibwisit ka, may pinas kasi ginangat nga. Pag hindi alam yung sagot, pagbalik sa iba, bakit pinas yung ballpen? Eh, pasipasensya na, nangat-ngat ko eh. Diba? Nakakairita yung ganyan. At ito pang nakakabwisit yung iba, yung mga kaklase mong babae, na ang gagaling din, nakakanggigil yung ganyan. Paano naman yan? Yung mga babaeng walang dalang ballpen, pero may dalang lipstick. Nagigigil ako sa ganyan. Oo! May mga gaganyang babaeng estudyante, walang ballpen, walang paper, pero may lipstick at saka pulbo. Yung pulbo lang sa tissue? Oo, yung pulbo lang sa tissue, nakakaloka. Papasok ng eskwelahan, wala kang ballpen, dala mo lipstick. Eh kung ganun lang pala, yung lipstick ang gawin mong pangsulat. Tapos yung sagot, isulat mo sa labi. Yung labi mo ang ipasa mo sa teacher mo. Na ang ex, pwede mong maging kaibigan? Hindi pwede. I don't Kaya think nga so. Kaya nga kayo nagtapos eh, di ba? Oo. Medyo matagal na panahon. Di ba nga sabi, may pwede? May dadaan habang panahon. Kaibigan ah, yung totoong ibig sabihin ng kaibigan. Si Sam Milby, natatakbuhan mo may pag may problema ka. Bakit? Sige, kumakasigaw ka lang. Pwede, pwede. Pwede mo naman maging friends. Iba ang magkaibigan sa magkakakilala. Hindi naman yung tipo, hoy, let's hang out. Hindi naman hindi ganun. Kayo magkaibigan. Huwag nyo inaabuso ang ibig sabihin ng salitang kaibigan dahil malalim ang ibig sabihin ng magkaibigan. Pag mag-ex na kayo, hindi kayo magkaibigan, magkakilala na lang kayo. Dahil kaibigan, natatakbuhan mo sa oras ng problema. Ang ex mo, naging problema mo kasi tinakbuhan ka. Nako! Yung ex, wag nang nag-aayang magkape. Ang daming ganyan. Kumusta ka na, kape tayo? Wag kayong nag-aayang magkape kung ginawa nyo lang rin namang 3-in-1 yung relasyon nyo dati. Ay! Ibo? Yan na sinasabi ko. Kakape matapos mong ginawang 3-in-1 yung relasyon natin dati? Oh, diba? Oh. Parang ice cream ni Bong Navarro, 2-in-1+1, happy ka arawan. Sira ulo ka ba? Hindi nakaka-happy? Hindi nakaka-happy. Oo, at saka huwag nyo kaming tinetext pag lasing kayo. Ay, oo, may ganyan ding mga moment, no? Kunyari, nangangamusta. Anong gawa mo? Kamusta ka? Okay ka lang. Tapos ang ending, anong gawa mo? Saan ka? Punta ka dito. Naku. Yung mga nangunguta, tapos hindi nagbabayad, nakakagigil. Unang-una. Ano? Yung mga yan, oh. Ang gagaling mangutang. Oh. Pag siningil mo, sila pa galit. Pag siningil mo, sila pa galit na parang ikaw pa yung nagmumukhang nanggigipit. Oo. Yung isang dekada na yung utang, tapos pag siningil mo, parang ikaw pa yung wala sa lugar maningil. Ang gagaling, ang gagaling. Pangalawa. Ano pa? Yung mga magagaling, nangungutang, di nagbabayad. Ang gagaling. Mahuhusay yung mga buraot na yan eh. Nung nangungutang yan, ang sisipag mag-text, hanggat hindi nakukuha yung inuutang, ang text maya't maya. Pero nung singilan na, daig pa yung kinuha ng alien, kinidnap ng alien, di naman natagpuan at nawawala. Hindi nagre-reply. Wala na. Nawala, nag-vanish. Wala na. Oo. Tapos pangatlo, yung mga magagaling mangutang. Ano yung pangatlo? Yan, eh. Nung nangungutang yan, sila pa yung pagkahuhusay magbigay ng date kung kailan sila magbabayad. Diba? Okay. Sasabihin nila yan, sige na, babayaran ko yan sa katapusan, babayaran ko yan sa 15, ganyan. Ang gagaling, di ba? Pero nung singilan na, ano? Di ba? Kadaig pa yung nagka-amnesia, wala nang maalala. Ay, dako. Hindi mo malaman kung nagka-amnesia o nasaksakan ng sandamakmak na anesthesia, wala nang pakiramdam kahit konting kahihiyan. Diba? Patay tayo dyan. Naku. Ito, pang-apat. Meron pa! Nakakagigil yung mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Ang gagaling yan eh. Pag siningil mo, kala mo kung sinong kawawang tuta na walang imek. Pero makikita mo, panay-panay ang gimmick.